Kumusta mga palangga? Naniniwala ka ba na may hatid na swerte ang mga halaman at puno? Ito pala ang Malabar chestnut. Ito ay mas kilala sa tawag na money plant o money tree. Malamang nakikita mo ito sa mga Chinese shops. Karaniwan ang mga puno nito ay nakatirintas at nakalagay sa bonsai pot na pinalamutian ng laso na pula. Ang money tree ay subok ng nakapag-aakit ng swerte sa buhay. Itinataboy nito ang mga malas at mga masasamang enerhiya sa bahay nyo. Kapag ito ay nakalagay malapit sa pinto ng bahay, ay nakapag-a-attract ito ng swerte at maraming blessings. Taong 2018, binigyan ako ng seedling ng money tree ng co-worker ko. Sabi niya, maganda daw ang puno itanim na pang landscape sa bahay. Hindi ko alam ang tawag sa punong ito. Wala din akong ideya noon kung ano ang pwedeng maidulot nito. So, inuwi ko sa bahay ang puno, pero itinanim ko lang ito sa isang mas malaking pot. Lumipas ang mga araw dahil napabayaan kong diligan ang puno ay unti-unti itong nalanta. Para maisalba na mabuhay ito ay tinanim namin sa lupa sa tapat mismo sa entrance ng gate namin. Swerte naman na nabuhay ang puno hanggang lumaki at yumabong ito. Napakaganda ng mga dahon niya. Lagi ako nakaupo malapit sa puno na ito tuwing umuwi ako galing trabaho. Doon, unti-unting bumubukas ang opportunities sa buhay ko. Hindi ko alam, ngunit kapag malapit ako sa puno, ay gumagaan ang pakiramdam ko. Parang hinihigop niya ang masamang enerhiya sa katawan ko at pinapalitan ng positibong enerhiya. Naalala ko noon, bago namin itinanim ang puno na ito sa lupa, ay malaki ang dagok sa buhay namin. Parang hindi ako inaalisan ng malas. Kahit may trabaho ako, ay hindi naman sapat sa gastusin at pagkain. Nakailang beses din akong nag-apply sa iba't ibang kumpanya, pero hindi ako pinapalad na matanggap. Minsan, umiiyak ako dahil sa maraming pagsubok at problema na dumadating sa buhay ko. Oo nga pala, ako pala ay isang guro sa isang pampublikong paaralan. Alam nyo ba na sobrang hirap makapasok sa public school dahil sa napakaraming requirements at kompetisyon para matanggap? Ang sandata ko noon ay panalangin at pagiging positibo sa buhay. Alam nyo ba, tatlong beses akong nagparanking sa school na ina-applyan ko bago ako natanggap. Sa unang dalawang ranking ko, kahit na rank 1 ako, ay hindi pa rin ako natanggap kasi nga pandemya at walang available item. Sa ikatlong ranking pa lamang ako nabigyan ng opportunity at dito na unti-unting nabago at kumagaan ang buhay ko. Sa maniwala man kayo o hindi, naalala ko pala, ang puno na iyon ay nakapagdulot ng swerte sa buhay ko. Noong una, hindi ko pa alam ang tawag sa punong ito hanggang sa ni-research ko at napag-alaman kong ito pala ay money tree. Doon ko napagtanto na kaya pala gumagaan ang pakiramdam ko at mas magaan din ang pasok ng opportunities dahil sa inalagaan ko ito at palaging doon ako mismo tumatambay sa puno. Maraming beses na rin ako binigyan ng swerte ng puno na ito. Una, good health at safety. Sa awa ng Panginoon, ay hindi ako nagkakasakit na malubha at maraming beses na sana ako na aksidente sa lansangan. Pero salamat at iyon ay naiiwasan ko. Pangalawa, noon, lagi akong nauubusan ng pera sa wallet at minsan pa nga bigas at ulam. Pero sa awa ng Panginoon, kahit papaano, ay hindi ko na rin nararanasan ang sobrang hirap na kahit pagkain ay hindi kayang bilhin. Ngayon, lagi na ako nagsishare ng aking kita sa aking pamilya. Masarap sa pakiramdam ang mag-share, lalo na sa iyong nanay at sa iyong mga kapatid.
Pangatlo, nakabili na rin ako ng sariling lupa at nagpapagawa ng sariling bahay ko. Oo nga, hindi pa naman kalakihan ang bahay ko ngayon. Pero masasabi kong sa sariling pundar at pagsisikap ko ito. Sa bakanting lote na ito ay una namin itinanim ang money tree para mag-attract ng swerte at positibong enerhiya. Kasi may binabalak akong negosyo na itatayo sa lupa na ito at alam kong mangyayari ito soon. Oo nga pala, madali lang pala alagaan ang money tree. Kasi kahit minsan mo lang madiligan, ay mabubuhay siya. Very low effort ang pagpatubo ng puno na ito. Sa ngayon, ay pinopropagate ko ang puno galing sa mga buto nito. Usually, sa isang bunga niya ay may 5 hanggang 6 na mga buto. Mahal din ang kilo ng mga buto nito kapag binibenta dahil ito ay mas masarap sa mani at iba pang nuts. Ngayon, patuloy na yumayabong ang puno sa bahay. At alam kong kinukuha nito ang mga masasamang enerhiya na nakapaligid sa aming bahay at bakuran. O nga pala, disclaimer lang, hindi ko pinipilit na maniwala ka o hindi sa video na ito. Pero hindi naman siguro masama kung susubukan mo. Samahan mo ng panalangin at pananampalataya sa Panginoon na siyang main source ng mga biyaya sa atin. Of course, kailangan mo din maging masipag at matyaga. Nasa iyo pa rin yan kung paano mo iaahon ang buhay mo. Maraming salamat sa panonood. Follow for more of this content. Sa susunod ay tuturo ko naman kung paano magpropagate ng money tree at saan dapat ilagay o itanim ang puno na ito para makapag-attract ng maraming swerte. Ingat po tayo, nawa tayong lahat ay pagpalain.